punong gobernador Penale. Humanap na ng magandang pwesto at ating sabay-sabay na pakinggan ang napakagandang kwentong ito. Nakahanda na ba ang lahat ng mga mandirigma? Nang sabihin ito ng kanilang lakan, umayon ang lahat ng mga mandirigma. Habang si Canole at ang ermitanyo ay kasalukuyang nakatayo sa gilid, napansin sila ng lakan at tinawag. Halika na, Canole. Ipinapatawag na tayo ng lakan. Sige, pero sana pagbigyan ako ng lakan. Saan? Meron sana akong gustong sabihin bago man lang tayo sumugod sa lugar ng punong gobernador. Eh, ikaw, kung anong gusto mo? Lakan, nandito na ho kami. Nandito na ang lahat. Lalakad na tayo. Sandali lang ho, Lakan. Meron akong nais na sabihin. Ano yun? Maari ba? Magsalita muna ako sa harap ng mga mandirigma. Sige, walang problema doon. Mga mandirigma ng Lakan, makinig kayo sa akin. Inaanyayahan ko kayo na sa pagpunta natin doon ay wala tayong kikitilan ng buhay na maski isa sa mga tao doon. Dahil ayon sa aking mga nakita, ang mga tao roon ay walang kinalaman sa anumang kaguluhan natin laban sa kanila. Wala tayong papatayin kahit na isa sa kanila. Dahil ang paki natin doon, iligtas ang kawawang bayan. Matapos sabihin yon ni Canole ay nagtinginan ang lahat ng mga mandirigma at sumagot ang isa sa mga mandirigma. Paano naman kung kami ang patayin ng mga tao doon? Hahayaan na lang ba namin na patayin nila ang aming mga sarili? Hindi man lang ba tayo gagante? Naiintindihan kita, mandirigma. Ang ibig kong sabihin, pupunta tayo ron para bawiin ang bayan, hindi para makipagpatayan. At ang kalaban natin doon walang iba kung hindi si Talenyo lang at ang kanyang mga alipores. Si Tandang Samito, si Batulanon at ang Agorang. Tapos ang punong gobernador lang ang dapat nating puntiryahin. Naintindihan niyo ko? Nakukuha ko ang punto mo. Alam ko lahat kayo dito mayroong dugong mandirigma. Hindi ba? Bilang isang mandirigma, bago kayo pumatay ng kapwa natin, di ba? Nababasa nyo isip ng mga tao kung talaga bang disidido silang patayin kayo. Pero pag nabasa nyo isip ng mga tao dun, sana mag-isip muna kayo kahit 2 segundo. Ulitin ko, ako ang mas nakakaalam nang kalagayan ng mga tao sa bayan na yun at nakikita ko sa kanila na hindi nila gusto mga ginagawa nila. Sana'y nagkakaintindihan tayo. Kung yun ang nakikita mo, Canole, walang problema. Mga mandirigma ko, kung ano ang sinabi ng aking kapanalig, yun ang gagawin natin. Natuwa si Canole sa sinabi ng Lakan. Nang dahil doon, hinanda na ang sasakyang pangdagat upang sa ganon sila ay makapaglayag. Sa paglalayag nila sa karagatan, hindi rin biro ang kanilang tinahak dahil sumasabay pa ang napakalakas na hangin, dahilan kung bakit nahihirapang sumagwan ang mga mandirigma ng Lakan. Halos 1 oras na purong ganon ang sitwasyon. Nang dahil doon, nagdesisyon silang dumaon sa pangpang, yung pangpang na pare-parehas pa lang nilang narating. Ay nako, mukhang ayaw yata tayong papuntahin sa lugar na yun. Lakan, bakit hindi tayo magsugo ng isa sa mga mandaragit? Para malaman natin kung gaano pa ba tayo kalayo. At ang sa ganun makita rin natin ang sitwasyon. Patay na ang isa sa mandaragit na aking pinagkakatiwalaan.
Kung ganun, pwede naman siguro tayong muling magtiwala, di ba? Sige. Agad silang nagsugo ng isang mandaragit. Maya-maya lang, ang mandaragit ay dumarating. Ayon sa kanya, kasalukuyang nagkakasiyahan sa bayan na sinakop ng punong gobernador, at tila ba wala silang kaalam-alam na ito na ang oras, araw at panahon ng pagbawi ng kinawawang bayan ni Talenyo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, mandaragit? Hindi ba sila nakapaghanda? Ayun po sa aking mga nakita. Hindi po talaga. Kasalukuyan pa silang nagkakasiyahan ngayon. Magaling kung ganun. Mga mandirigma, narinig nyo ang sinabi ng mandaragit. Hindi sila nakapaghanda. Ibig sabihin nun, nakatiyempo tayo. Inuulit ko, yung sinabi ng aking kapanalig, ang papatayin lang natin ang punong gobernador, ang agorang, si Tandang Samito at si Batulanon. Muli na namang umayon ang mga mandirigma, kasabay din nun ang paghupa ng malakas na hangin, dahilan kung bakit hindi na masungit ang dagat. Ngayon, dumako naman tayo sa kabila kung ano ang sitwasyon. Kasalukuyang nag-aaway si Tandang Samito at si Batulanon dahil nag-aagawan sila sa pwesto kung sino ba ang pwedeng lumabas sa bayan. Kayong dalawa, hindi ba talaga kayo maglulubay? O baka namang gusto niyong paslangin ko na kayong dalawa? Huwag naman po nung gobernador. Kawawa naman si Tandang Samito. Hindi pa nga natin nasusubukan ang kanyang katapatan. Maswerte si Samito dahil kasiyahan agad ang inabutan niya at hindi digmaan. Magaling, agorang. Tama ka doon. Maya-maya lang dumarating na ang hukbo ng lakan. Dumaong na sila sa bayan kung saan ito na yung mismong lugar na kanilang target. Habang nanggagapang ang mga mandirigma ng lakan, nagmamasid naman sa itaas ang mandaragit at agad nitong binabato ang sitwasyon kung talaga bang hindi sila nakapaghanda. Si Canole at ang ermitanyo bumukod sa karamihan dahil ang una nilang tatapusin si Batulanon at si Tandang Samito na labis na mas delikado kaysa kay Batulanon. Ba't ka sumusunod sa akin, ermitanyo? Anong sumusunod? Baka ikaw. Baka ikaw. Nauna ako sa iyo, ah. Hindi, diyan ka dito ako. Teka nga. Huwag mo nang takpan. Nababasa ko isip mo. Alam ko gusto mong unahin yung mayabang na Samito na yun. Tama. Alam mo kasi, yung si Samito, eh hindi basta ang lahi na pinanggalingan niyan. Ayon sa aking mga nalaman, si Samito ay isang mataas na uri ng gabunan. At syempre, nangloloko siya ng mga tao at ginagamot niya't pineperahan. Ganun ba? Ano pa nalalaman mo? At ang pagkakaalam ko din, yang si Samito ay dati nang tinanggihan ng punong gobernador para makisali sa kanilang hukbo. At ngayon, mukhang wala nang mapagpilian itong punong gobernador kung hindi tanggapin ang walang kwentang si Samito pero labis na napakadelikado. Hindi yun ang gusto kong malaman, ermitanyo. Ang gusto kong malaman, ano kayang gawin ng Samito na yun? Teka nga. O yan, nagmamagaling kang magbigay ng impormasyon. Wala ka naman palang sasabihing matino. Pasensya na. Nagpatuloy sa paglalakad yung dalawa. Medyo malayo na sila nang biglang lapagan sila ng dalawang mandaragit. Ay, por Diyos, por Santo, mandaragit! Nakakagulat ka naman. Bakit dito ka lumapag? Doon dapat, hindi dito. Eh, kasi naiihi na ako eh. Naiihi? Hindi ka umihi doon sa taas ng puno? Tama na nga yan.
Malapit na tayo, kaya umalerto kayo. Maya-maya pa, ang Mandaragit ay umalis na upang magbato ng sitwasyon sa kabila. Hindi nila napansin, si Tandang Samito pala ay makakasalubong ng dalawa. Bigla silang napadapa sa lupa nang maramdaman nila ang presensya ni Samito hindi kalayuan. Yan ba si Samito? Ha? Siya nga yan! Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Yang mabahong taong lumalapit sa atin, yang pangit na yan, yung puro balahibo ang mukha, siya yan! Dami mo namang sinabi? Eh, para lang makasigurado. Nakatayo noon si Samito habang naglalabas ng ihi. Maya-maya pa, bigla siyang nagsalita. Akala siguro ng Batolanon na yun, siya ang papayagan ng punong gobernador. Nagkakamali siya. Mas malakas ako kay Talenyo. Hindi ako makapapayag na habang buhay akong aalipinin ni Talenyo, pasasaan ba't mapapasakin din ang panahon? May tao! May tao! Lagot na, napansin yata tayo. Sinong nandyan? Bumalik ka na sa bayan kung ayaw mong kainin kita ngayon. Tumayo si Kanole nang sabihin yun ni Tandang Samito. Wag. Wag naman. Babalik na ako sa bayan. Nagbawas lang ako eh. Dalian mo. Nagkukunwari lang ng ganon si Kanole dahil hindi alam noon ni Tandang Samito na ito na pala ang papatay sa kanya. Nang mapatalikod lang ng kaunti si Tandang Samito, agad niya itong binato ng isang tipak na bato. Yung batong halos kasing laki ng bilog ng timba. Hindi naman noon tinamaan si Tandang Samito dahil naramdaman niya yun. Anong klaseng tao ka? Ha? At paano mo nabuhat yung ganong kalaking bato? Dahil ako sinulesto. Nang laki ang mga mata ni Tandang Samito nang marinig niya ang sinabi ni Kanole, wala siyang malang gawin, para bang tatakbo o kaya na may dadapa. O ano? Nagkita rin tayo, Tandang Samito. Akala ko ba isa kang tapat na tauhan ng punong gobernador? Hindi. Siguro narinig mo yung sinabi ko kanina. Oo, narinig ko. Ang sino mang gumagawa ng ganun ay matatawag kong katriduran. Naintindihan mo? Ayaw mo rin palang maging alipin nun habang buhay. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Diba? Mas masaya sa amin. Parang masaya? Anong ibig mong sabihin? Tumatanggap ba kayo ng gabunan? At bakit naman hindi? Sa mga mandirigma namin ay halos merong kalahi nyo, pero hindi namang buong lahi nyo. Konti lang. Ganun ba? Matagal na rin kasi ako naiinis diyan sa punong gobernador na yan. Kinuha niya ako para maging tagapatay ng tao. Yung mga hindi sumusunod sa kanyang bayan, ipinapapatay sa akin. Siyempre kahit paano meron pa rin akong konsensya doon. Ayun naman pala, edi sumama ka na lang sa amin. Nakakagulat ka naman, Tanda. Kanina pa kami nandito eh. Ano? Gusto mo sumama ka na sa amin? Ewan ko. Titignan ko. Habang nag-uusap ang ermitanyo at si Tandang Samito, nabasa na ni Kanole ang mga nakaraan ni Tandang Samito. Ang taong yun ay isa palang inalipin at inalipusta ng kanyang lahi. Kaya naman pala, nagsarili ito ng buhay. Nung mga panahon na yon, nang siya'y inalipin, halos wala pa siyang kayang gawin sa buhay. Kaya nga, itinatapon siya kung saan-saan. Masakit din ang pinagdaanan ni Matandang Samito. Kaya nga't mas pinili niya noon na sumapi sa hukbo ng punong gobernador
pero hindi siya tinanggap. Kaya siya nagsarili at kumikita ng pera gamit ang sariling kakayanan at sa panloloko ng mga kapwa. Tandang Samito. Bakit? Alam ko na ang nangyari sa'yo. Ginawawa ka rin pala ng lahi mo, no? Bakit mo alam? Nandun ka ba? Hindi. Wala ako dun. Pero nabasa ko isip mo. Oo, tama ka. Mahirap mapag-isa. Katulad ko, nag-iisa rin ako sa buhay. Pero mas pinili kong tahakin ang tamang landas kesa sa pinili mo noon. Ang masasabi ko lang, maswerte ka pa rin ngayon. At bakit naman na? Bakit? Kasi nagkita tayo at meron ka pang pagkakataon para baguhin ang mga paniniwala at kamalian mo sa buhay. Tama nga ang punong gobernador. Masyado kang matalinhaga magsalita, Nolesto. Kaya naman pala galit na galit siya sa'yo. At hindi lang sa'yo, lalong-lalo na doon sa Lacanhunyo. Hindi ko pa siya nakikita. Magkikita rin kami. At kapag nangyari yon, pag nagkita kayo, saluduhan mo siya. Humingi ka ng tawad at sabihin mo sa kanya ng malugod na pwede bang sumapi sa kanyang hukbo. Tatanggapin ka noon ng walang alinlangan. Mabait ang aming Lakan. Hindi naman katulad ni Talenyo na naubusan na yata ng bait sa katawan. Talaga? Oo naman, mabait ang Lakan namin. Ano, sama na kita? Hindi ako pwedeng mawala ng matagal doon. Dahil ang paalam ko kay punong gobernador, isang oras lang akong magliliwaliw dito malapit sa dagat. Ganun ba? May kalahating oras ka na ba rito? Malapit na. Marami pa tayong pag-uusapan na. Sige, ganito. Ang lahat ng lagusan dito, sa bayan na ito, dito lang walang nagbabantay. Doon sa Gawiron at sa Gawidon, maraming mga nagbabantay doon na mga taong walang puwang. Taong walang puwang? Oo, mga taong walang nalalaman sa sarili nilang buhay. Dahil lahat sila ay nalaso ng kaisipan. Ganun ba? Lagot! Ermitanyo, madali ka! Naroon ang hukbo natin. Sabihin mo sa kanila makakasalubong nila ang mga tao. Ipaalala mo sa kanila yung mga sinabi ko bago tayo umalis sa isla. Sige, masusunod. Konting-konti na lang talaga at magkakasalubong na ang mga mandirigma ng Lakan at ang mga taong tagapagbantay sa bayan na yon. Sandali mga kasama, sandali lang. Bakit ermitanyo? Meron ka bang sasabihing importante? Kasi nasalubong namin ang isa sa tapat na tauhan ng punong gobernador. Bakit? O ano nangyari? Nagkapatayin ba? Hindi naman. Nakumbinsi siya ni Canole na sumapi sa atin. Mahirap yung sinasabi mo, ermitanyo. Baka mamaya eh. Hindi. Totoo po ang sinasabi ko. Meron siyang mababang puso para sa mga tao at siya rin ang nagsabi sa amin na dito mismo sa pwestong tinatahak nyo ay makakasalubong nyo ang mga tagapagbantay ng bayan na to. Kung ganun, mga mandirigma, sandali lang. Bakit Hulakan? Meron bang problema? May problema, mandirigma. Baka magkagulatan kayo ng mga tao dyan. Ayon kay Tandang Samito, nakaabang sila at naka-alerto. Ako mauna at akong bahalang kumausap sa mga taong walang puwang sa sarili nila. Magaling, ermitanyo. Sige, mauna ka na. Nanguna nga noon ang ermitanyo at nang makita niya ang dikit-dikit na mga taong nakatayo sa pinaka-boundary, madali siyang nagpakalat ng sarili niyang sabulag dahilan kung bakit hindi siya napansin ng mga tao. Oo nga no, wala nga sila sa sarili nilang pag-iisip. Ay, nakakaawa naman ang mga taong to. Nakita rin noon ng ermitanyo sa mga mata ng mga taong yon
na parabang pilit silang nang lalaban sa ipinakalat na lason ng dahon ng marosan ng punong gobernador. Maya-maya pa, dali-dali siyang bumalik sa mga mandirigma at sinabi kay Lacanhonyo ang sitwasyon. Si Canole lang ang may kayang magbalik sa kanila. Puntahan mo siya. Nasaan ba siya? Naroroon. Nandito na ako. Canole, sabi ng ermitanyo, ang sitwasyon ng mga tao dyan sa Pagitan, mga nakatayo. O alam ko, sinabi na rin sa akin ni Tandang Samito na wala sila sa sarili nilang katinoan. Ako nang bahala. Ibabalik ko sila sa dati. Siya nga pala, si Tandang Samito. Nag-uusap na kami at hindi niya tayo niloloko. Dahil sa oras na lokohin niya tayo, mababasa ko ang isip niya, Lacan. Kamusta ho kayo? Ako ho si Tandang Samito. Kamusta ka, Samito? Mabuti naman at napag-isip-isip mo na sa amin na sumama. Mahirap pong maging sunod-sunuran sa taong masama. Tama ka ron. Canole, kumilos ka na. Kumilos na si Canole. Nilabas niya ang mga dahon ng halamang Javier sa kanyang bag. Yung iba natutuyo na, yung iba ay sariwang-sariwa pa. Ipinag-utos niya sa mga mandirigma na kumuha ng mga sanga upang gamitin sa pagpapausok. Ayan na! Umuusok na. Marami ba talagang magagamot yan? Ikaw naman, ermitanyo, hanggang ngayon, makwela ka pa rin. Bango! Agad na pinuntahan ng usok ang mga taong nakatayo sa Pagitan. At bigla silang nawalan ng malay. Anong nangyari? Bakit nawalan ng malay ang mga tao? Meron silang malay, pero kasalukuyang nililibot na ng usok ng dahon ng halamang Javier ang katawan ng mga taong to, para yung lason ng dahon ng marosan ay matanggal sa kanilang mga katawan. Ganun ba? Magaling, Canole. Tama nga yung sinabi mo na dapat ay walang mamatay na mga tao dito. Nang dahil sa pansamantalang nakatulog ang mga taong tagapagbantay sa Pagitan, tuluyan nang nakapasok ang mga mandirigma. Sandali! Sa dami ng bilang natin, madali nila tayong makikita. Ganito, dahil sa nasabi sa akin ni Samito kung saan ba nakapwesto ang mga tao, dito dalawa lang ang pupunta sa gawin na to. Dito sa sentro, nandyan ang pwesto ng punong gobernador. Pero matalas ang pangamoy noon, lima lang ang papasok dyan. Ako, dalawang mandirigma, isang mandaragit, at si Tandang Samito. At kung pwede sana, ikaw na rin, Lacan. Dito sa gawin na to, nandyan pa ang ibang mga tagapagbantay. Pumunta lang dyan dalawa, pero huwag kayong papatay. Nagkasundo na naman sila nung mga oras na yon. Una, pinuntahan nila yung mga kubong may mga taong natutulog. Lahat ng mga ito ay pinausukan lang ng dahon ng halamang Javier upang sa ganon matalo nito ang napakadelikadong halamang marosan na may kakaibang lason. Yan, magaling! Matulog kayo ng mahimbing at paggising nyo, natitiyak kong malaya na ang inyong bayan. Teka, bakit? Samito, may dumarating. Ang agorang. Anong sabi mo? Ang agorang? Medyo kinabahan noon ang ermitanyo dahil agorang ang dumarating. Pero wala namang alam ang agorang na si Tandang Samito ay bumaligtad na. Ay, Samito! Mahigit at siyang oras ka nang nawawala. Kasi naglilibang lang ako. Masama ba yon? Kanina ko pa naamoy yung kakaibang usok na yon. Saan ba yun nagmumula? Aba, ewan ko.
hinahanap ko nga rin. Nang makatalikod ang agorang, madali siyang inundayan ni Tandang Samito ng mga matutulis niyang kuko. Pero nagulat siya dahil bigla itong humarap, dahilan kung bakit siya nilingkis ng agorang. Anong nakain mo't ginagawa mo sa akin yan, Matandang Samito? Dahil galit ako sa'yo. Nawalan ng malay si Tandang Samito at madali siyang hinatak ng agorang papunta sa pwesto ng punong gobernador na kasalukuyang umiinom ng tuba ng mga oras na ito. At ano namang nangyari dyan, agorang? Bakit walang malay si Tandang Samito? Traidor ang taong to. Gusto niya akong patayin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Gusto niya akong patayin. Siyempre inunahan ko na siya. Yan naman ang hirap sa iyo, agorang. Masyado kang desperado. Bitawan mo ngayang si Samito at buhusan niyo ng tubig para magising. Nang buhusan ng tubig si Tandang Samito, dito pa lang siya nagising. Uubo-ubo pa ang gabunan ni si Samito at ikinagulat niya nang nandun na siya sa harapan ng punong gobernador. Ano nangyari sa iyo, Samito? Akala ko ba? Sinakal po ako ng agorang. At bakit naman? Siguro galit ka sa agorang. Hindi, ewan ko ba sa taong yan. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Magbati kayong dalawa. Madali kayo. Natuwa si Tandang Samito sa sinabi ng punong gobernador na tila ba wala talaga siyang kaalam-alam. Nang dahil dito medyo nalilibang pa siya. At yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay isa-isa nang nawawala dahil medyo lumalalim na rin noon ng gabi. Natapos na naman ang napakasayang araw. Napasaya na naman ako ng mga alipin ko sa bayan na to. Ang hindi alam noon ng punong gobernador, nandoon na sa likuran sila Lakan Hunyo at sila Kanole. Nagulat pa siya noon nang magsalita si Lakan Hunyo sa likuran. Kamusta ka na, Talenyo? Balita ko, kinakawawa mo raw mga tao rito. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago? Ha? Teka lang. Ang aking kaibigang Lakan, anong atit napadpad ka rito? Hindi ka pa ba masaya? Nang isla ko ay ginilo mo? Namumuhay ako ng mahusay sa lugar na ito. At ano naman ang dahilan kung bakit kayo nagpunta rito ng walang kwentang hukbo mo? Uy, at kung hindi ako nagkakamali, yun ang magaling na taong sinolesto. Oo, tama ka, punong gobernador. Nagtataka rin naman ako kung paano ka nabuhay. Hindi ba't itinapon ka namin sa pinakamalalim na banda ng dagat dito sa atin? At ang agorang mo, paano ka nakaahon sa napakalalim na kumunoy? Ako ba? Walang imposible doon, Noresto. Ha? Ano sabi mo? Walang imposible doon. Sabagay. Mga anak nga pala kayo ng Diablo. Sa una nagtataka ako pero nitong huli hindi na. Ano ba talagang pinunta nyo rito? Napakasarap ng pamumuhay namin, hindi kami nanggugulo. Anong akala mo, agorang? Hindi ba namin nalalaman ng mga pinaggagawa nyo, ha? Kaya kami napunta rito para bawiin ang bayan na to. Kinawawa nyo mga tao. Lakan, wala kang sapat na ebidensya para sabihin yun. Meron. Dahil meron akong mga mata at tenga rito sa lugar na ito. Imposible. Siya lang sala namin ang mga tao rito. Walang sino mang magtatraidor sa amin. Meron. Dahil may mga nabubuhay pa akong mandaragit. Ang mga mandaragit ko lang naman ang nagsusumbong sa akin. Biglang tumayo ang punong gobernador at ang agorang naman ay nawala
at natira na lang yung usok na itim. Maya-maya pa, ang punong gobernador ay biglang sinapian. Yung sapi na parang hindi mo alam kung saan ba nagmula yung sumapi. Lalo kasing lumaki ang katawan nun. Pero napansin ni Canole, nang lumaki ang kanyang katawan, nagbago pa rin yung mukha niya. Napaghahambing niya yung pinagsamang mukha ng agorang at ng punong gobernador. Atras mga kasama, alam ko kung sino ang sumapi sa kanya. Ang agorang. Mas malakas ang agorang kesa sa punong gobernador. Magsigsi atras kayo. Walang ibang lalaban kung hindi ako. Maari balakan? Ikaw ang bahala. Basta sana lang mapagtagumpayan mo ang laban na to. Hanggang ngayon ba tatayo pa rin kayo dyan? Tama ka. Mas malakas ang agorang. Halos nagsasama ang boses ng agorang at ng punong gobernador. Naisip ni Canole na hindi sila pwedeng labanan ng patas dahil halos nasa triple na ang lakas ng dalawang yon sa loob ng iisang katawan. Maya-maya lang, biglang may kumapit na mga ugat sa katawan ng mga mandirigmang nakatayo. Lahat ng mga ito ay hinahatak papailalim. Nabawasan ng kalahati ang mga mandirigma ng lakan nang dahil doon. Ito ang pagkain ko sa gabing to. Mga mandirigmang walang silbi. O ikaw, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Akala ko ba matapang ka, ha? Magaling na lalaki. Sa pagpunta namin dito, wala kaming sinaktan ng mga tao mo. Dahil yun ang utos ko. Pwede bang lumabang ka ng patas? Patas? Bakit? Nilabanan niyo ba kami ng patas? Nang kubkubin niyo ang aking isla? Hindi, di ba? Hindi. Ikinasasakit ng loob ko yung mga mamamayan ko na nagtatrabaho ng maayos para sa akin ay kinuha niyo. Diba? Tapos ngayon, maghahanap ka ng laban na patas. Ano pang inaantay mo, magaling na lalaki? Diba? Tagapagtanggol ka ng lahat ng mga tao rito. Simulan mo na. Kung kaya mo akong patayin, gawin mo. Pero pag di mo nagawa, ako ang papatay sa'yo. Tabi, akong bahala. Isa na lang ang nasa isip ni Canole. Kailangan ikulong ang mga ito sa lugar ng kanyang mga gabay para hindi na makalabas. Maya-maya lang, nakita ng punong gobernador yung dalawang babae sa magkabilang tagiliran ni Canole. Diwata, walang kwenta. Anong sabi mo? Walang kwenta? Hindi na malaya ng punong gobernador na merong dalawang sibat na paparating sa kanya. Tinamaan ng kanyang katawan sa tagiliran at sa likuran. Inaasahan na noon nila Kanhunyo na magiging abo ang punong gobernador. Pero hindi ganon ang nangyari. Bagkos, natira pa ang katawan ng agorang. Wala na ang punong gobernador. Magkasama kami sa iisang katawan at ginawa niyo siyang abo. Ngayon, subukan niyo ang lakas ng agorang. Hoy, matandang agorang. Kulang na lang tawagin kang gurang eh. Tapos makikipaglabang ka pa sa amin? Ay nako. Sige, ikulong ang matandang yan. Kung tutuusin, malakas ang agorang. Kung tutuusin, kaya nitong manglaban sa mga diwata na dumating. Pero napansin ni Canole na parabang napag-isip-isip din nito na dapat na niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Aalis na kami. O sige na, magpakabait ka ron ha, agorang? Walang problema, matanda na ako. Dapat lang din siguro to.
Ipinahanap noon ng Lakan ang kanyang mga mandirigma na unti-unting lumubog. Hinukay nila ang mga pwesto at nakita nilang buhay pa rin naman sila at meron pang mahinang pagpintig ng kanilang hininga. Lakan, parang nararamdaman ko. Buhay pa yata yung si Talenyo. Hindi kaya't. Anong ibig mong sabihin ka na uli? Ewan ko. Hindi ko mawari kung ano ba yun. Basta nararamdaman ko, buhay pa rin siya. Kung ganun, hindi tayo dapat na magpakakampante. Tapos na po ang kwento natin, mga kababayan. Alam kong maraming nagagalit sa atin dahil pangit ang katapusan, pero yun naman talaga ang totoong nangyari. Pero ibinigay ko na po ang last part. May mga nagtatext pa po sa akin at tumatawag. Yung iba nagagalit pa ho sa comment section dahil wala pa yung punong gobernador pinale. So heto na po. Isang maligayang pagbati ng Happy New Year sa inyong lahat at pasensya na po kayo sa ilang araw na wala tayong upload. Alam nyo naman na lahat tayo busy ng mga panahon na yon. At siya nga pala, namigay po kasi kami ng tulong sa gawing umiray yung mga kaibigan, kapatid, kadugo natin na mga katutubo. Sana'y nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayong gabi. Maraming salamat, ito po ang inyong Commander JH at malugod na nagpapasalamat sa inyong lahat.